Hi guys, welcome back to my channel. Ayun, so sa mga bago po sa channel ko, ako po si Hydee. Gumagawa po ako ng mga videos na paano makapagtrabaho dito sa Japan. So kung gusto niyo pong may matutunan at malaman yung mga agencies, subscribe lang po sa channel ko. And also, hit niyo na rin po yung bell dyan para updated kayo sa lahat ng mga i-upload ko na videos. Okay? So ngayon, meron na naman tayong tanungan serye. Ayan, serye. Ayan. So ang tatanungin natin is si Sir Raymond. Ayan. Hello guys, my name is Mondy. Isa po siyang teacher dito sa Japan. English teacher to be exact. So i-interviewin natin siya kung paano siya nag-apply, anong agency, process, interview, ano yung mga requirements, at saka yung salary. So kung gusto nyong malaman lahat ng yon, stay tuned guys! Let's do the tanungan serye in 3, 2, 1! Okay, first question. Okay, what course did you take in college? Isa akong nurse. Oh. Nakagraduate ako as a nurse. And I'm also a nurse by profession. Mm. So actually, I have a nursing license back in the Philippines. Ang ganda na pala ng trabaho mo nung nasa Pilipinas ka pa. So what made you decide na mag-work at maging teacher dito sa Japan? Katulad ng ibang taong katulad ko. Katulad ng ibang mga Pinoy na na-addict din ako sa anime. Mm. Ikaw rin ba? Oo. Kaya yun. Tapos sabi ko, no matter what, dapat maka-Japan ako. Mm-hmm. Ano yung first step na ginawa mo para makapunta ka ng Japan? First step na ginawa ko, nag-research ako. So, sabi ko, ano bang best way para makapunta ako ng Japan? So, base sa research ko, English teacher nga. Mm-hmm. Or yung iba, mga factory worker, okay. IT engineer. Eh, sabi ko, hindi ko naman kaya mag-blue-collar job. Hello, wala naman akong muscle, di ba? Kaya sabi ko, mag-English teacher na lang ako. Kaya okay. So, ayon nga sa research ko, JET. JET program. JET program ang naisip kong paraan para maka-Japan. Pero, nung nag-apply ako, nalaman ko na isa lang pala kukunin. So, sabi ko, ano kayang gagawin ko? Tinay ko rin yung Chesham. Ah, may vlog ako about sa Chesham guys. Ito yon. Yun yung paano nag-apply. Isa kong friend doon. Panoorin nyo kung gusto nyong malaman. So guys, lumipat kami ng pwesto kasi sobrang hangin doon. Dito na lang muna. So continue namin yung question and answer. Yun na nga. Tinay ko mag-Chesham. Dapat education major ka. Yun yung plus factor. Tapos dapat may driver's license ka. Mm-hmm. Kaya yun, munti ka na ako mag-give up. So, ang ginawa ko, ang number one talaga na nagtulong sa akin para nakapasok ako sa in-applyan ko is TESOL. Number one, TESOL. Nakatulong talaga siya sa akin. Kasi yung TESOL, magpapademo sila sa inyo. So, kung gusto niyo mag-English teacher sa Japan, alam pupunta kayo dito na I want to become an English teacher, marunong ko mag-English. Kailangan na marunong kayo magturo ng English kahit para sa mga maliliit lang na bata. And then kulang pa rin pala yun. Na-discover ko na dapat may teaching experience ka. Kaya ginawa ko yung mga Sunday school, yan, nag-teacher ako doon sa Sunday school. And then nag-online teaching ako. So habang nag-work ako, nag-online teaching ako as a part-time. Yun yung ginamit kong experience. Pero yung classroom na settings, wala ka rin. Wala. Sa Sunday school lang talaga yung next. Pero tinanggap nila yun. Tinanggap nila. Parang sa Sunday school kasi, English yung medium of instruction. Mm-hmm. Tinitignan din kasi nila yung mga mahilig sa bata talaga. Mm-hmm. Kaya yung Sunday school pa lang, last na-prove point na yun, na. Na-prove na. And then dapat mahilig kumanta at sumayaw. Eh, Sunday sample school yun. Ang mga ibo na tapos yun, after ko makompleto yun, nag-apply ako sa website na to. Lalagay ni Hydee sa baba. Mm-hmm. Dyan sa baba. After ko mag-apply doon, kasi sa Pilipinas, hindi pala pwede ang direct Hydee. Mm-hmm. Alam nyo ba yun? Kahit natanggap ka ng isang English teaching company sa Pilipinas, kailangan na mag-agency pa rin. Kasi may POEA, yung polo. Eh yun, parang sila, may connection sila. Tapos yung agency na yun is, ayan, NHRFI. Yan yung name ng agency. Ano yung mga requirements na hiningi sa'yo ng
agency at kailangan mo munang gawin bago makalipad ng Japan? Ang number one, syempre, passport. Latest passport dapat 6 months valid. Okay. Number two is birth certificate. Nung time ko, hindi nila nire-require, but to be safe, mag-prepare pa rin kayo. And then number three, medical exam and dental exam. Magkano? 15,000 pesos. 15,000. Next is yung TESOL certificate. It's not required, but it's a plus sa mga non-edu graduate katulad ko. And then, yun, curriculum vitae. Kailangan ninyo magdala ng resume ninyo. And then after ng resume, kailangan nyo rin mag-demo. Initial interview, demo, last final interview. And then after nun, if you pass, payos na, and then lilipad na kayo sa Japan. Walang age limit. Pero honestly, mga kadi, kahit sabihin natin na walang age limit, siyempre, mas prefer nila yung looking young, like us. Yung mga healthy. How about ano, tattoo? Hindi sila stick sa tattoos. Meron ako mga katabaho na may tattoo actually. So, hindi sila ganun ka-stick sa tattoo. Kailangan bang mag-aral ng Japanese? Nire-require ba nila yung Japanese? Actually, hindi nila nire-require yung Japanese. But it's a plus kapag marunong ka mag-Japanese. Demo, how many minutes? Mga around 20 to 30 okay. minutes. Ikaw yung mamimili naman ng lesson. Yes, ikaw mamimili ng topic. Mm-hmm. Pero in-advise nila sa amin noon, short demo lang. Mm-hmm. Alam mo yun, marami kami nag-apply noon. Siguro yung na-email nila about 100 mm-hmm. or 200. Tapos ang kukunin lang doon mga 60. Ano then after noon, bababa pa ng 20. So yung top 20, yun lang kukunin nila. At so, ikaw nasa top 20? Yeah, I was actually top 1. Joke lang guys, si Dindi. Medyo pa-humble walang, pala to. Humble. Walang ranking. Dapat makuha mo yung loob ng mga bata. Mm-hmm. Kasi doon nila makikita. Alangan naman na sobrang tahimik ka. Tapos dapat yung nag-interview kasi sa akin noon, native speaker talaga. So dapat marunong ka rin magsalita ng English. Oo, kasi naman yun yung magiging trabaho mo. True. Of course. Tsaka dapat, iniisip kasi ninyo siguro, yung kasabayan ko noon, Hydee, yung mga kasabayan akong teacher. Licensed teacher. Kaya nagulat ako, ba't ako yung kinuha in nursing ako, tapos wala. Ang tinitignan din nila, how you carry yourself. Confident ka ba? Confidence. Siyempre si Hydee maraming yun. Oo, mo, wala. Hindi kaming dalawa. Teacher din po ako. Okay. Kasi you need to have alam naman din ni Hydee yung teacher's presence. Mm-hmm. Na pagdating mo sa classroom, yes. Ibang tao ka. Yes, yes. Yung hiya mo dapat wala yun. Yes, parang ngayon, di kami mahihiyain ni Hydee. Classroom kami, iba. Iba. Ano ka, alive, ganun. Kailangan. Pero stick to akong teacher actually. Nagagalit ka ba? Ako kasi hindi ako nagagalit. Firm ako, kung nakukuha ako sa palakpak, uupo na sila. Tapos isang tap. Tatahimik lang. Tapos mapapansin na nila. Tahimik na yung teacher natin. Oo. Yun na, tatahimik. Tapos kapag nag-behave na sila, magagandito si Hydee. So how long did you wait para makapunta ka ng Japan? From the initial yeah, process, initial. Nag-apply ako online. And then I waited for maybe 1 year. After 1 year, dun lang dumating yung email nila sa akin. Oh. And then after ng email lang initial interview, I waited for 1 week. And then after 1 week, demo plus final interview. And then naghihintay na naman ako ng 1 week. And then processing ng lahat ng requirements, siguro it took me about 1 month. 1 month lang? 1 month. Ang bilis, mabilis siya. After na naka-Japan na ako. Dito ka na sa Japan, tinulungan ka ba ng company to get Oo. Your accommodation here? Oo. Kasama na siya sa package. So parang kapag dinala nila kayo dito sa Japan, sila muna magbabayad ng first month. Mm-hmm. How long yung contract na ito? Yung contract is dapat 1 year. 1 year contract siya. Mm-hmm. Yearly contract. Ano yung mga tinuturuan mo? Mga age nila? Yung mga students ko is from 1 year old to 18. So, di ba pag 1 year, alam ko dito ay kayo din yung naglilinis nung sa ano nila? Oo. Kaya doon pumapasok yung pagka-nurse ko.
Oh, at maganda. Oh, pagpalit diba? Ng diapers ganun. Mm-hmm. At least napapractice mo pa rin kahit paano. Yung nga lang mga bata. Oo, pero ang hirap. Wala kang ano, kasamang assistant? Wala. Yun yung challenge lang ng job ko. Salary. Estimated salary lang. Kung para lang ma-idea sila kung magkano ba, pwede nilang masahod pag nag-work sila dito kasi around 200 until siguro mga 270. Ano yun? Malinis na yon? Net na yon? Hindi. Di pa malinis yun. Marami pa kaming binabayaran. May tax. Same kami, guys. Akala ninyo, guys, Japan sagot sa kahirapan? Oo. Partly, pero Japan sagot sa bills. Yes. Mami. Kasi bahay pa lang, tax, sobrang mahal na, guys. As kalahati, bills mo, kalahati na ng sweldo mo doon. Ano yung pinakamahirap na na-experience mo sa job? Guys, ang reality ng buhay namin ng mga OFW, hindi ko alam, pero for me, meron pa rin racial discrimination. But what I mean by racial discrimination, hindi siya intentional. Don't get me wrong, guys. Hindi nila sinasadya na maging racist. Hindi siya racist eh. I don't know what the term is. Pero... They're just being polite. They're just being polite. Mm-hmm. Parang, for example, ganito yung idea. Okay. Nag-aaral ka ng Japanese. Sino pipiliin mo? Yung Pilipino na nag-aaral ng Japanese o yung Japanese mismo? Ganon. Ganon yung klase ng... You mean to say they prefer native teachers? Yun. Yung preference. So, kailangan mong magkayon. You need to prove to them na kahit Pilipino ako, I can do it. And ang mga Pilipino, kahit sa may punta, sobrang tiyaga. Sobrang tiyaga. Tapos very hardworking talaga. Yes. Ibibigay mo talaga lahat yung eh. Best. Parang kapag sinabi nila sa'yo, you're not a Nate. Alam mo yon, you're not good enough. Parang, I'll prove you wrong. Ganun siya. Tips naman dun sa mga babayan or to our fellow Filipinos na gustong magpunta dito as a teacher. Number one, experience. Experience talaga yung kailangan nila. Kasi hindi biro magturo ng English dito sa Japan. Number two, patience and perseverance. Huwag kayo mag-give up. Even though i-turn down kayo ng isang company, maraming company, kapag may goal, may paraan. Go lang ng go. Kahit 100 companies, isaan mo lahat yung resume mo. Last one, prayer. Kasi kahit sobrang nakompleto mo na lahat, as in okay na lahat, kahit gano'n ka man ka perfect, pero si Lord pa rin ang may control ng lahat. Yes. You need to surrender to Him. Kasi if it's for you, will talaga ni Lord darating. Yun ang pinaka-importante actually. Yes, prayer talaga. Prayer talaga. Iluhod nyo guys kung gusto nyo talaga. Oh. So guys, yun na lang po nagtatapos yung vlog natin. Sana meron kayong natutunan at may na-share kami ng infos kung kan kayo pwede mag-apply para maging teacher dito sa Japan. Thank you, Mondy Sensei. Mondy Natics, thank you kung nanonood man kayo. And kung meron pa po kayong mga questions, comment below. Ayan, comment below. Ay, yung channel mo. Don't forget to subscribe to Simply Mondy Pachuchai. I love you from the moon to my back, y'all. So, don't forget to... like, share, and subscribe, guys. Thank you, mga ka... D! Mga... Ka-D! D-D-D-D!